In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain at sa ating pagpapahayag ang ating binabasa ang Apokalipsis ni Propeta Elias. Bago pa tayo magsimula, mga kapatid, tayo magbigay ng maigsing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, idinadalain ko po sa oras ito ang bawat isa na nangangailangan ng kagalingan, lalo-lalo na na mayroong kinapitan ng virus o itong coronavirus na ito, at ang bawat isa na nangangailangan ng kagalingan sa lahat ng uri na may karamdaman. Kapagkat patawarin niyo po kami mga tao habang kami nabubuhay sa mundong ito. Pagpalain nawa kami ng bawat isa ng pangangailangan namin pang-araw-araw, pagkaing spiritual, physical man. Nawa, nasa inyo lamang po ang kapurihang kadakilahan, kalawalat, kapangyarihan, magpakailanman. Sanawa. Maraming maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Sanawa at sanawa. Mga kapatid, tayo na magpapatuloy at nasa ikatlong yugto na po tayo ang Apokalipsis ni Propeta Elias. Ang marumi ay maririnig at magagalit siya at lalaban sila. At ang buong lungsod ay palibutan sila. Sa araw na iyon ay sumisigaw sila sa langit habang nagliliyab, habang nakikita silang lahat ng mga tao at buong mundo. Ang anak ng kalabag sa batas ay hindi lalampas sa kanila. Magagalit siya sa lupain at hahanapin niyang magkasala laban sa mga tao. Hinahabol niya ang lahat ng mga banal. Sila at ang mga pari na lupain ay ibabalik sa gapos. Papatayin niya sila at sirain sila. Sila at ang kanilang mga mata ay aalisin ng mga pako ng bakal. Aalisin niya ang kanilang balat sa kanilang mga ulo. Aalisin niya ng paisa-isa ang kanilang mga kuko. Uutusan niya na ang suka at dayap ay ilalagay sa kanilang ilong. Ngayon, ang mga hindi magagawang magdusa sa ilalim ng mga pahirap ng hari na iyon ay kukuha ng ginto at tatakas sa mga bakod patungo sa mga lugar na ilang. Humiga sila bilang isang natutulog. Tatanggap ng Panginoon ang kanilang mga espiritu at ang kanilang mga kaluluwa sa kanyang sarili. Ang kanilang laman ay may petrolyo, walang mga ligaw na hayop ang makakain sa kanila hanggang sa huling araw ng dakilang paghuhusga. At sila ay babangon at makahanap ng isang pahinga, ngunit hindi sila magiging nasa kaharian ni ng Kristo tulad ng mga nagtitiis dahil sa sinabi ng Panginoon, ibibigay ko sa kanila na sila ay umupo sa aking kanang kamay. Ang mga ito ay tatanggap ng pabor sa iba at sila ay magtagumpay sa anak ng kalabag at masasaksihan nila ang pagkawasak ng langit at lupa. Tatanggap sila ng mga trono ng kaluwalhatian at mga korona. Ang 60 matuwid na handa para sa oras na ito ay maririnig. At sila ay magbigkis sa dibdib ng YHWH at tatakbo sila sa Jerusalem at pakikipaglaban sa isang walang hiya na sasabihin lahat ng kapangyarihan na ginawa ng mga propeta mula sa simula pa nang nagawa mo. Ngunit hindi mo nagawang itaas ang mga patay sapagkat wala kang kapangyarihan na magbigay buhay. At dahil dito, nalaman namin na ikaw ay anak ng kalabag. Siya ay makakarinig at siya ay magagalit at mag-uutos na mapagsindi ng mga dambana. At ang mga matuwid ay magbubuklod. Itataas sila at susunugin. Kabanata 5. At sa araw na iyon, ang puso ng marami ay tumigas at sila ay tatakas mula sa kanya na sinasabi, hindi ito ang Kristo. Hindi pinatay ng Kristo ang matuwid. Hindi niya hinabol ng mga tao upang hanapin niya sila. Ngunit siya ay hikayatin sila ng mga palatandaan at kababalaghan. Sa araw na iyon, ang Kristo ay mahabag sa mga nagmamay-ari niya. At magpapadala siya mula sa langit ng kanyang 64,000 anghel, ang bawat siya ay may 6 na pakpak. Ang tunog ay lilipat
ang langit at lupa kapag nagbibigay sila ng papuri at luwalhati. Ngayon ay nasa kanang noo, ang pangalan ni Kristo ay nakasulat at sa kaninong kamay ng selyo, kapa ng maliit at malaki ay aakyatin sa kanilang mga pakpak at itataas at itinaas bago ang kanyang galit. Tapos, sina Gabriel at Uriel ay magiging isang haligi ng ilaw na dadalhin sila sa banal na lupain. Ito ay bibigyan sa kanila na kumain mula sa puno ng buhay. Magsuot sila ng mga puting kasuotan at ang mga anghel ay magbabantay sa kanila. Hindi sila uhaw ni ang anak ng likuan ay makakaya sa kanila. At sa araw na iyon ay mababagabag ang lupa at ang araw ay magdidilim at ang kapayapaan ay aalisin mula sa lupa. Ang mga ibon ay mahuhulog sa lupa, patay. Ang lupa ay magiging tuyo. Ang tubig ng dagat ay matutuyo. Ang mga makasalanan ay iungol sa lupa na nagsasabing, "Ano ang ginawa mo sa amin, o anak ng kalabag, na sinasabi na ako ang Kristo pagka ikaw ay diablo? Hindi mo maitago ang iyong sarili upang maligtas mo kami. Gumawa ka ng mga palatandaan sa aming harapan hanggang sa nilayo mo kami mula sa Kristo na lumikha sa amin. Aba sa amin dahil nakakinig kami sa iyo. Hanggang ngayon ay mamamatay tayo sa taggutom, kung saan ngayon ay ang bakas ng isang matuwid at sasamba tayo sa kanya, o kung saan talaga ang magtuturo sa atin at ang mag-apela kami sa kanya. Ngayon nga tayo ay mapuot na mapahamak dahil sinuway natin ang YHWH. Pumunta kami sa mga malalim na lugar ng dagat at hindi kami nakakita ng tubig nang utong kami sa mga ilog at papiro na tambo at hindi kami nakakita ng tubig. Nang araw na iyon, ang taong walang kahiyan ay magsasalita na sasabihin, "Sa aba ko, dahil ang aking oras ay lumipas para sa akin habang sinasabi ko ng aking oras ay hindi lalagpas para sa akin. Ang aking mga taon ay naging mga buwan at ang aking mga araw ay lumipas na lumipas ang alikabok. Ngayon nga, ako'y mapapahamak kasama mo. Ngayon nga ay tumakbo ka sa disyerto, sakupin ang mga tulisan at patayin sila. Pagbabantay sa mga banal sapagkat dahil sa kanila, nagbubunga ang lupa. Sapagkat dahil sa kanila, ang araw ay sumisikat sa mundo. Sapagkat dahil sa kanila ay darating ang hamog sa lupa. Ang mga makasalanan ay iiyak na nagsasabing, ginawaran mo kami ng YHWH, kung kaya mo bumangon ka at habulin sila." Pagkatapos ay kukuha siya ng mga nagdiningas na pakpak at lumilipad pagkatapos ng mga banal, makikipaglaban pa siya sa kanila. Ang mga anghel ay makakarinig at bababa. Makikipaglaban sila sa kanyang isang labanan ng maraming mga tabak. Ito ay mangyayari sa araw na iyon na maririnig ng Panginoon at uutusan ang langit at lupa na may malaking galit at magpapadala sila ng apoy. At ang apoy ay mangingibabaw sa mundo. 72 siko, tatanggalin nito ang mga makasalanan at ang mga demonyo na tulad ng tuod. Ang totoong paghuhukom ay magaganap sa araw na iyon. Ang mga bundok at lupa ay magsasalita ng pagsasalita. Ang mga daanan ay magsasalita sa isa't isa na magsasabing, "Narinig mo ba ngayong ang tinig ng isang taong lumalakad na hindi na parito sa paghatol ng anak ng YHWH? Ang mga kasalanan ng bawat isa ay tatayo laban sa kanya sa lugar kung saan sila ay ginawa, maging sa araw o ng gabi. Ang mga kabilang sa matuwid at makikita ang mga makasalanan ay yaong nag-uusig sa kanila at sa mga nagbibigay sa kanila ng kamatayan sa kanilang mga pagdurusa. Ang mga makasalanan sa pagdurusa ay makikita ang lugar ng matuwid. At sa gayoy magaganap ang biyaya sa mga panahon na iyon, ang hinihiling ng matuwid ng maraming beses ay ibibigay sa kanila. Sa araw na iyon, hahatulan ng YHWH ang langit at mundo. Hahatulan niya ang mga sumasalangsang sa langit at yaong mga gumagawa sa lupa. Hahatulan niya ang mga pastol ng mga tao.
Tatanungin niya ang tungkol sa kawan ng mga tupa at bibigyan sila ng kanya ng walang nakamamatay na pandaraya na mayroon sa kanila. Pagkatapos ng mga bagay na ito, bababa si na Elias at Enoch. Ilalagay nila ang laman ng mundo at tatanggap sila ng kanilang espiritual na laman. Hahabulin nila ang anak ng kalabag at papatayin siya dahil hindi siya nakapagsalita. Sa araw na iyon, siya ay matunaw sa kanilang harapan na tulad ng yelo na natunaw ng apoy. Mamatay siya tulad ng isang ahas na walang hininga dito. Sasabihin nila sa kanya, ang iyong oras ay lumipas para sa iyo. Ngayon nga'y naliligaw mo ang mga naniniwala na ikaw ay mapapahamak. Sila itatapon sa ilalim ng kaalaliman at ito ay sarado para sa kanila. Sa araw na iyon, ang Kristo, ang hari at lahat ng kanyang mga banal ay lalabas mula sa langit. Susunugin niya ang mundo. Gumugugol siya ng 1,000 taon dito. Dahil sa mga makasalanan ay nananaig dito, gagawa siya ng 1 bagong langit at 1 bagong lupa. Walang nakamamatay na diablo na mayroong sa kanila. Mamumuno siya kasama ang kanyang mga banal, umakyat at pababang habang sila ay laging kasama ng mga anghel at kasama nila si Kristo sa loob ng 1,000 taon. Amen. Mga kapatid, dito na po nagtatapos, no, ang Apokalipsis ni Propeta Elias. Mga kapatid, ito po ay tumutukoy sa araw ng paghuhukom. Ito po yung mga mangyayari sa mga taong hindi naniniwala sa anak ng Diyos. Ang Panginoon Jesucristo lamang po ang siyang daan tungo sa Ama. Hindi tayo paroroon sa Ama, kundi sa pamagitan lamang ng Panginoon Kristo Jesus, ang siyang nagbuwis ng buhay, ang siyang nagbayad ng kanyang buhay dahil sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, nais kong ipaitindi at paliwanag sa inyo na ang Panginoon Jesucristo lamang at bukuntangi siya lamang ang magiging daan natin tungo sa karyan ng langit. Paroroon tayo sa karyan ng langit sa pamagitan ng Panginoon Jesucristo. Pero datapwat ang ating pagpunta sa paraiso o pagtanggap niya sa atin sa paraiso ay yun po yung pagsunod sa kanyang kautusan. Kung ano po yung kalooban ng Ama sa pamagitan ng Panginoon Jesucristo at gabay ng Banal na Espiritu Santo, yun po yung gawin natin. Tayo po'y lumakad sa kalooban ng Ama sa pamagitan ng Panginoon Jesucristo at gabay ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. At ito na naman po ang pagtatapos ng aking pagpapahayag, ang Apokalipsis ni Propeta Elias. At magkakaroon na naman po tayo ng panibagong pagpapahayag. Nawa, subaybayan lang po lagi ang channel na ito sa mga manuskristo na iahayag o aking binabasa sa pamagitan ng pagka-translate sa Google Translate. Nawa, makaintindi at makaunawa ang mga makarinig. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Sanawa't sanawa.